makukulay na costumes na maging maliliit na detalye kuhang-kuha niya. In character din ang pag-pose at mga expression niya. Kilala niyo ba siya? Siya ang Kapuso actress and cosplayer na si Myrtle Sarrosa. Sa mahigit isang dekada na niyang pagde-dress up ala anime characters, isa na si Myrtle sa pinakasikat na cosplayer sa bansa. Kwento niya, bata pa lang ay hilig na talaga niya ang panggagaya sa kanyang favorite characters. Kailan ka nag-umpisa mag-cosplay? I started when I was 14 years old. Oh, wow! So, okay, bata ka pa pala noon. So, kasi nung time na yon, may nakita akong Japanese cosplayer, tapos ginagaya niya yung isang favorite character ko na si Amane Misa. So when I saw that she was doing that, parang sabi ko, parang gusto ko rin to gawin. So because of that, inipon ko yung lahat ng allowance ko para makagawa ng costume. Kasi nung time na yun, yung mga costumes na mga anime characters, hindi mo siya mabibili. Sa DIY or do-it-yourself, nag-umpisa si Myrtle sa kanyang mga isinusuot na costumes para sa cosplay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng cosplay? Ang cosplay o costume play, ang art ng paggaya sa fictional characters mula sa anime, video games, comic books, at films. Hobby lang daw ito ni Myrtle, pero FYI, hindi raw mura ang pagko-cosplay. Magkano inaabot ng gastos mo sa isang costume ha, for one character? Oh gosh, dati, nung nag-uumpisa pa lang ako, mga 300 pesos. Okay, kasi 300. It was me na ako yung pinagawa ko talaga siya from scratch. Mm-hmm. Pero ngayon, since I'm working with multiple creators din, aabot siya minsan 20,000. Wow, for 25, one character. For a full costume. It's a very expensive hobby din pa siya. Depende talaga siya sa kung anong klaseng character. Kasi baka naman Iron Man yung gagawin mo. So ayun, 20,000 talaga. Oo nga, mahirap yun, di ba? Pricey. Pero kung siya naman ay magiging happy, para kay Myrtle, go lang girl. Before, anime convention lang siya. It was more on just parang you join for the sake of making other people happy. Wow. And because of that, medyo doon nawala yung hiya ko sa sarili ko din. So kumbaga yun yung biggest takeaway mo from cosplay, yung parang yes, personality development. Oo. Siguro because I'm copying various characters na iba-iba yung ugali, parang makukuha ko rin yung personality and na-imbibe ko rin. Ang characters na kanyang kino-cosplay mula sa iba't ibang bansa. Kaya naman si Myrtle nakilala na rin hindi lang sa Pilipinas, kundi sa international cosplay community. Nakapunta na ako sa Winnipeg, Canada. Oh, kasi paano yung mga convention? Or yes, pinapag-picture nila ako in costume doon. Ah, wow. Tapos Singapore, okay, as well as Thailand. Mm-hmm. Tapos nakakatuwa yun kasi naka-costume ka. And nakakatuwa rin kasi na-recognize ako ng ibang cosplayers from other countries. Nako, Myrtle, itong get-up mo naman. Sino naman yes, ito? So, this is actually yung favorite character ko ngayon sa paborito kong video game, which is Call of Duty Mobile. Okay. So, this is Urban Tracker. Yung character kasi na to, very iconic sa game. Mm-hmm. And ito yung panibagong skin niya. And sikat na sikat sa lahat ng mga players. Let's go! Huwag kayo mag-alala, I'm here. Ayun, nakita ko siya. Katulad ni Urban Tracker, si Myrtle ay sumikat din sa gaming community na magkaroon ng pandemya. Katunayan, libo-libo ang kanyang viewers tuwing nagkakaroon siya ng live streaming. Grabe! Yung live streaming is pag nagpa-play ka ng game, tapos online yung camera mo, tapos sinishare mo yung gameplay mo sa viewers. Okay, so parang parang kasabay mo sila sa paglaro mo kasi napapanood nila lahat ng ginagawa mo. Oo, so kung paano mo inanalyze yung buong laro mo. So, nakakatuwa siya. So, parang ka-streaming. Oo, and minsan naiiyak ako kasi na-amaze ako sa feeling na parang
dati parang ginagawa mo lang siya tapos walang nanonood. Pero ini-enjoy mo naman siya. Tapos ngayon parang there are people who cheer you on. Regardless kung minsan sobrang sama ng laro ko. Ang paglalaro ni Myrtle ng online games, hindi na lang daw pampalipas oras. Sumasali na rin siya sa mga online gaming competitions ngayon. Paano mo napasok to? Or bakit mo siya na-enjoy? May times na nabubully ako sa school. Oh, so, okay. Because of that, may mga times na ayokong pumasok. Mm-hmm. Tapos yung ginagawa ko, nagsistay ako sa bahay. And yung dad ko, may PlayStation siya. Ah, so, okay. So, nilalaro ko yun. Tapos every time you accomplish something dun sa game, parang na-ano ako, nagiging happy ako. Part ng pagko-cosplay ang paggaya sa tamang expression or emotion ng character. Kaya si Myrtle magbibigay ng cosplay posing tips para sa atin. Sa Japan, lagi silang nakaganyan. Tapos naka-wink. Naka-wink muna. O, tapos naka-peace sign. Okay. Pwede ito yung naka-wink left? Okay lang? Nahihirapan ka. Hindi ko kaya. Kahit anong side. Ayan. Tapos naka-wink. Ayan. Tapos naka-peace sign. May bagong pauso yung mga cosplayer. Okay. Parang nagpapa-cute siya. So parang gumaganon. Tapos parang ano siya eh, emoji siya sa Japan. Ah. Kasi sa kanila, yung mga emoticon, parang letters. Ah, UW. Okay. Tapos parang nagpapakute yun na character. Tapos, ito yung mga favorite kong post pag nag-ano ako, nagko-cosplay ako. Lagi yung parang may hawak kang baril. Kasi, tapos yung gagawin mo na lang pag nag-shoot ka ng mga videos, dapat, ano yan, production quality. So, dapat meron muna mga transition effect. Tapos, biglang nag-transform ka. try natin. So kung mara, okay, ito camera ko yan, camera post muna tayo. Ayan. Pagkatapos yan, yung peace sign, yeah! Masaya! Ito ba yung naka-wink? Oo, wink! Tapos ngayon, yung parang nagpapa-cute ka. Pagkatapos, to. Pwede pa natin gawin gumaganon kami eh. Para, oo. Yan. Katulad ng mga karakter na isinasabuhay ni Myrtle sa kanyang pagko-cosplay, sa tunay na buhay, may iba't ibang hamon din tayong kinakaharap. At para kay Myrtle, laban lang at wala raw siyang uurungan. Anong aral ng tunay na buhay ni Myrtle Sarrosa? Always just do your best. Kasi hindi mo alam where life would take you. So, in every path that opens up right in front of you, just take it. At the end of the day, we are at where we are supposed to be.